sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-lutsak. Pinakwedaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga isyu. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Pinking Pinoy, RJ Nieto at si Trixie Cruz. Angeles, oh! Karambola, karambola, uling umaga. Oh, oh, karambola, karambola. DWIZ 882. Magandang umaga! Welcome to Karambola. Kasama sa himpilan, Conrad Banal, Attorney Larry Kidlat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Oh! Kaya mo yan. Medyo slow, pero may learning curve tayo dito, matarik. Uh-huh. Hindi gaya ng ibang mga media dyan. Pero bago tayo magkwento ng fake news, DWIZ text line 0918-350-2378. Ulitin po natin. 0918-350-2378. We're also on Facebook Live and on YouTube live streaming. Don't forget to like and share. Yes, like and share. First fake news of the day. Ano yung big news? Ano fake, fake news. Fake news. Fake news. Yung mga fake ang news. Big news ngayon ho, nagkakalat ng fake news. At yan ho ay sinasadya talaga nila to embarrass the Duterte administration. Talaga ba? Talagang ano. Sinasadya eh. Makikita mo talaga yung pattern. Larry, ang problema ko dyan, hindi si Duterte na i-embarrass eh. Oh, yung bansa. Ako as a Filipino, ang napapahiya rito. Correct. Si Duterte lang ba yung ako rin may foreign Presidente friends ako. Presidente lang ba? Hindi lang yun. When it comes to, lalong-lalo na ito, SEA Games, di ba? Ang SEA Games is not just an exercise in sports. It's not just an exercise in friendship, it's an exercise in diplomatic relations. Diplomatic relations. International kasi ito. National pride ang nakataya dito. Andito ang mga ASEAN. ASEAN countries. Tapos sinasabi nila lang yun, tourism aspect, di ba? Yes. Ang pinakamataas na promise ngayon in this part of the world, in our part of the world, yung Pilipinas. Pagkatapos ganyan yung maliliit na bagay, hina-highlight. Hina-highlight. Sinasadya. Pinipick up tuloy ng foreign media. Ang maintindi ron, hindi naman totoo. Oo, hindi totoo. Maliit na bagay na, hindi pa totoo. At saka alam mo, kahit bawiin pa nila yan o i-rectify nila, wala na, nandun na eh. Ang matindi, attorney, hindi binabawi. Hindi naman itong ginawa ng inquirer, nagpalabas sila ng picture ng isang parang bulok-bulok na stadium na sira-sira pa yung siya. Hindi raw tapos. Hindi daw na. Yung pala iba yun. Ito sa UP of the... Ang UP forever po sira yung gym dyan. Kasi ang bagal ng ano... Nang ano ba 'to? Nang kaya kahit kailan tagalin ko na 'yung sabi niya. Bago daw 'yung photo eh. Paano man 'yan? Bago lang 'yang photo. O nga bago 'yang photo. Pero kahit kailan mo kunan 'yung UP, hindi si lugar eh. Talaga. Hindi 'yun 'yung venue, isipin mo naman. Naman, 'di ba? Kasi wala man na silang effort to vet or to check, no? Wala. Ito talaga manira lang. Yung sinasabi mo, Trixie, yung Rappler.
So, yun, ang sabi nila, hindi sila nagkakamali? Hindi, ang sabi nila, halimbawa, ginamit sila, sinight sila ng South China Morning Post. Ah, dahil sa ano istorya? Dahil dun sa, supposedly dun sa hinahingan ng yung sinerve sa kanila. Sa kanino? Sa Singaporean? Sa Singaporean. Kailangan ba halal? Yes, kasi meron silang mga Muslim players. Okay. Hindi lahat, pero meron silang mga Muslim players. Okay. So, ang Indonesia, report, Muslim din. Ang report is, hinainan sila ng pork. Yung pork na yon, yung sabi very famous. Sabi ng Rappler? Hindi, ni Rappler nagsabi nun. Yung very famous, kikyam. Okay. Pero ang nireport ng Rappler is, sinervan sila ng non-halal. Okay. Tapos, sila din yung nagpakalat ng picture nung kikyam. Okay. Okay, grabe. So, talagang nakikita nyo how insidious they are. Tapos, pinick up ng South China Morning Post. Okay. Sinight sila ng South China Morning Post. Yung sources bakit nila. Bakit naman to South China Morning Post, paboritong isight, yung sinungaling na Rappler. At saka Fox News, Fox Sports na sinungaling din. Sinungaling din. Hindi ba nila na nahahalata na mali? So, nung nagkamali, dininay ng Singaporean delegation. Yes. Okay. Tapos? Not once, but twice. Okay. In fact, sumulat sila sa South China Morning Post over several mistakes. One, they were not served pork. Two, they were not served non-halal. Three, the chef de mission never talked to any media kasi ang sinasite ng SCMP is local media. Tapos they also cited Rappler and Fox News Sports. Okay. So, ang Rappler kasi maliwanag na sila'y nagpakalat nung sa non-halal food. Okay. So tapos... O, di na debunk. Later on na debunk na. Humirit na yung hotel din. Or sabi na hotel, hindi naman kikyam yan. Hindi yan kikyam. Chicken sausage yan. Chicken sausage. Pero magkamukha kasi na itsura. Oo, pwede ang diferensya lang. Maliit yung chicken sausage. Kasi pero yung kikyam, malaki. Tatanga-tanga ka na lang kung di mo alam ang difference. Oo. Okay. Sa lahat ng taga-UP, alam yung kikyam na yan. Yan yung grabe si panel ng makahanas. Bakit naman yung mga simpleng-simpleng bagay na yun na walang napaka-irrelevant ano. Pero bakit yung ina-highlight nila? Samantala yung effort and yung bilis ng pagkakatayo ng mga venues. Yung pagkaka-refurbish, pagkakagawa. Lahat dyan. Walang report ni isa. Pero yung pagkain ng Singaporean na hindi naman totoo, yun ang may highlight. At saka kung paano sila sinalubong sa airport. Para bang may totoo. Diba, alam mo, wala man lang ako nakitang report kung paano silang sinalubong sa airport. Sa dami ng mga sumalubong sa kanila mga delegations ng... alam mo sino sumasalubong? Yung mga National Sports Association. Kaya nga eh. Halimbawa, ang football. Halimbawa, ang badminton. Yung mga delegation ng maglalaro ng badminton, ang sagot doon, yung local badminton association. Ganun yung sistema na yan. And I'm sure may mga efforts pang iba yan. Pag may pumalpak, bakit si yung Duterte administration? Yun nga eh. Talagang ano. Hindi raw nagkakamali, sabi Trixie. Sabi ng Rappler. Pero may maganda kang point na sinabi kanina, Boss Conrad. Hindi raw sila nagkakamali. Pag nagkamali sila, hindi daw sila fake news. Good faith sila. Good faith din sila. Good faith sila. Tao lang sila. Tao lang? Pero yung tanong ko sa'yo, Trixie, Larry. Bakit tuwing magkakamali kayo, pag nagkakamali kayo, ang pagkakamali nyo, inuupakan nyo si Duterte? Bakit hindi kayo nagkakamali, ang inuupakan nyo, ELP? Correct. O Dilaw. O si B.S. Aquino. Or anything else. O si Drilon. Bakit nagkakamali lang kayo pag inuupakan nyo si Duterte? Noong panahon talaga ni B.S. Aquino, kahit wala kang mapuna sa kanila na hindi magkakamali na nagkamali sila. Hindi nagkakamali. So,
Ano conclusion natin, bias? Oh, bias talaga. Against. Hindi, tsaka talaga ito merong masamang intention na ini malis. May maitim na balak. Ayun, oh, maitim talaga. Maitim. Mas maitim pa sa isipin, magagamit ka ng picture na hindi mo man lang chinek kung totoo ba ito na itong lugar na ito, yung stadium na gagamitin. Basta na lang ano wala talaga ano Natuwa ko sa pagkain mo ngayon, level up, may ubas na. Oh. Oh. Pansin niya. Pampaganda yan kasi at least may green. Ilalagay sana namin dyan yung pipino, kaso ayaw mo ng pipino. Kaya ho, noon nakita ko yung kotse ni Attorney Larry sa baba, sumigla ang pakiramdam ko. Alam ko may prutas eh. Ganyan dapat ang pinapakain sa mga atleta. Ito halal, to halal. Kuhaan mo nga ng picture, PP, para i-ano mo sa post mo. Pakain. Diba, pakain ni Boss Larry. So sabi ng Singapore, di doon sila pinakain. Ay, wag ka. Ang South China Morning Post yesterday, nag-post na naman about the same thing. Ay, may bago. Yeah! Si Naveem pa rin. Ganito ha? Naveem Karim? Tama ba? Ewan ko sa mga post. Basta, pinost pa rin sa Facebook nila. Nag-sorry siya eh. So post. Ang SCMP, sabi, pinakain daw ng hindi halal yung mga taga-Singapore. Sabi ng mga Singapore, hindi po totoo yun. Hindi kami pinakain ng Singapore hindi mismo halal. Yan. Oh, sila na mismo, ha? Ano yung Singapore delegation mismo yan. Sinabi pa, pinasabi pa sa Channel News Asia na dinidemand na itamaan ng SCMP. Uh-oh. A few hindi a day yan. Later, good morning. Nag-post na naman. Good morning, Boss Jonah. Continue. The next day, nag-insist na naman ng SCMP na pinakain kain niya sila ng hindi halal. Tapos sabi ko, Balintek, marunong ko pa sa kumain. Ano yung hindi halal, nirepost pa nila. Ang kinorekt lang nila na pinakain sila ng pork. Pero yung hindi halal, alam mo kung anong pagkain yun? Yun nga yung walang kamatayang kikyam. Na hindi naman kikyam. Na hindi naman pala kikyam. Pero sa akin naman, ganito. Tuwing nung nung mga chef, para magmukhang kagana-gana naman kainin. Kasi kung binibenta yan, solo-solo lang na maliliit. So kung maramihan siya, kailangan magandang presentation. Pero ito sa akin, kung ikaw may special may special need ang iyong delegation, head ka ng delegation. Iasa mo sa ibang bansa yun? Hindi mo dapat iasa sa host. Dapat ikaw mismo, ikaw mag-provide ka ng tamang pagkain para sa atleta mo. Kinagwento ko nga kay Larry. Yung ibang team nga may kasama pang dumadayo kami. Nakikita na dumadayo kami, halimbawa pupunta kami ng Cebu o Bacolod, basketball team kami na Ateneo. Makikita namin sarap ng pagkain ng kalaban namin. Sa amin saging lang. Eh siyempre, hindi kami pakakainin ng gusto noon para mahina kami sa laro. Hindi ba? Style-style yan eh. Kanya-kanya style. Gagawin ng manager namin, bibili ng pagkain. Sa yun. So, yung ibang teams nagdadala ng sarili lang cook at saka nutritionist. Kung naman kalakaran ng mga atleta dahil matagal na po akong hindi atleta. Ayun. Pero kung ganyan ako mag-inarte sa pagkain, di ako, talaga magbabaon ako. Diba? Iaasa mo sa ibang bansa na hindi mo man nga lang malaman kung tumutubo doon yung kinakain. Yes. Ikaw naman, TV. Hindi naman ito tungkol sa sports. Hindi. This is not about sports. Diba? Ang pinag-uusapan natin dito, paano magkaroon ng pinakamagaling na fake news? Ayan! May award dyan ngayon. May award na ngayon. May medal tali na nga eh. Ang competition dito, anong pinakamahal? Pagalingan na sila ng fake news. Workout dyan. Basta kandidato ko, Rappler. Sa akin walang tatali dyan. Kaya kayo, huwag kayong mawawalan ng huwag kayong naiinis, nagtetension kayo, etc. Tungkol dyan sa... Hindi. May contest yan eh. May ano to? Ongoing. Ang ongoing competition yan. Pagandahan ng fake news. Sports, Inquirer. Sino may pinakamagaling na fake news? Yan ang pinakamagaling. Hindi nyo nahalata, wala na ngayon. Wala na. Nawala na yung mga Wala nung kinall out. Kasi may nanalo na. Kaya wala na. Ano yan yung Inquirer? Ito ba, give up na? Gumamit ng picture na Leke. Eka ako, Boss Conrad. Palala ng palala yung fake news na yun. Sabi ko, putsa ako, hindi pa siya games na ito.
Tansya ko rito, pag nag-first day na yung SEA Games, mga level na ng balita na ito, pinakain halimbawa yung Singapore ng... Nambubog! Patay na baby. Ayan, nambubog. Isasama yan dito sa mga ongoing na ano. Una-una, ASF. Isa yan. Pinakain sila. Pinakain ng ASF. Number one yan. Number two. Nagkapolyo ang delegation. Nagkapolyo ang delegation. Ayan. Yan. Grabe rin. Hindi yan. Nagkago pa polyo, nagka-boxing scare muna. Tapos naggamisin. Yan. Ang delegation. Pero teka, naalala kong bigla, no? May naalala kong bigla. Itong New Clark City na ito, wala palang sewage treatment plant ito. Tapos, i-charge yung mga atleta ng ano foreign currency adjustment. Yes, yan. Pero ito, meron akong ano, meron akong bigla na alala. Ito kasing UP, ha? Okay. Department of Communications. Nag-presscon pa yan para lang i-announce na si Larry Gadon ang number one daw magpakalat ng fake news during election. O ngayon, hinahamon ko kayo. Ha? Sino na ngayon? mga taga-UP, yung mga matatalino, no? Department of Communications, ano? College of Mass Comm. O ngayon, mag-create din kayo uli ng ingay, ano? Kung pwede, mag- presscon uli kayo para i-announce kung sino ang winner sa pag-cap fake news dito sa mga news organizations na to. May nanalo na nga, Larry. Hindi, ang gusto ko mag-announce mismo yung UOP, College of Mascom, eh. Doon sa issue mo, akong side road, siyempre, investiga, problema nyo yun. Pero sa akin, plastic naman itong poker to naman itong CMC na to. Yung nagkakahizing-hizing sa inyo, tapos may naman. Oo, tapo. Tapos tamemey kayong lahat. Oo. Tapos pag doon yung problema, nakikialam din. Oo, nakikialam din. Pagbihira. Kapal ng mga. Talaga na pa ka-hipokre to naman. Nag-post ako sa United States. Sarap turo. Gustong-gusto nila, tinuturoan yung ibang basa ng human rights, ng paano magpalaki ng bata. Tapos, yung school shootings nila, yung mga namamatay sa pataas ng pataas taon-taon. Yung from 2017, mahigit doble yung nasaktan na sugatan. Ngayon, 2019 na. Highest abortion. School shootings, 200 na. Alam mo, baby, ito ganito yan. May award din dyan. May paligsahan din. Naglalabanan itong mga ito sa award for double standard. The best double standard. UP, Mass Communications versus US Government. Hindi. Panalo US. Walang kalaban lang. Kasi, sir, in the first 46 weeks, first 46 weeks ng taon na to, 45 school shootings na po. Pero sa linggo na nawala na yung school shooting. Sabi ko, tinuturoan ka agad kung paano kami maging tao, kayo lang din yung maayos. Oo nga. Ang bihim. Sobra. Pero yun nga, in the meantime, eto nakita mo yung statement ni Paterno Ismael ng Rappler. Meron sa isang problem, ano meron? Sabi niya, hindi kasi naglabas ng statement din ng NUJP. Okay. Pero inuna ko itong kay Ismael, mamaya yung sa NUJP. Wrong news is not fake news. Ay, ang ganda! Doon pa lang, alam na natin. Nagkamali lang eh. Nagkamali lang daw. Tao lang sila. Tao lang. Bakit tingnan? Wrong news is not fake news. Translate ko. Lies and truths are not lies and untruths. They are alternative facts. Yan yan. Sabi ko, bakit pag nagkakamali kayo, upak kay Duterte. Oo. Yun bakit eh. Lahat ng pagkakamali nyo, binabanatan nyo yung administrasyon na mali? Hindi ba? Bakit yung mga report nyo noon tungkol sa halimbawa Aquino administration, walang mali? Bakit ganun? Nagkataon lang? Nagkataon what lang. What an amazing coincidence lang. Next, sabi next. Journalists make mistakes. Fake news makers peddle lies. Mali! Translate. Hindi, replay ako na lang.
Habang sinabi, sa sabihin ko, lul. Lul, sino ginagawa? Hindi ganito yan. Ang translation yan, kung journalist ka, hindi ka fake news. Ganda. Pag social media, nagkamali ka lang, tao lang defense. Pero pag ganda. Social media ka, nagbebenta ka ng kasinungalingan. Okay. Galing, galing, galing. You can trust us not because we're perfect. We give you our names and you can bash or sue us. Oy, huwag kang mag-alala. Makakademand ka na rin sa inyo. Yes. You can hold us. You know the best proof. If you're doing good as a journalist, the best proof, maunlad yung inyong outfit. Can we say that for Rappler? Correct. Regarding Rappler? Can we say that maunlad sila pagka may tax evasion case sila? Hindi pwede. Meron silang libel case. Kasi kung naniniwala ang tao sa inyo, tatangkilikin kayo and therefore mabubuhay yung inyong news organization. Ah. Ganyan ho yan. It's a business whether you like it or don't. Diba? Hindi. Ang Rappler, ibang model niyan. Ano ba? That's not the business model. The more fake news, the better NED. National. Government fund. And government fund si to It's not about news. Doon sila kumikita. Binabalik mga school shooting. Tapos, losing pa yan ha. Ang declaration nila, losing sila. Siyempre. So, ano yan eh, nilalabhan. May mga nagdo-donate dyan na naglalabhan. Kinakabahan ako nung sinasabi ni Jonathan yung tungkol sa model daw. Yung model ng Rappler, iba model. Kala ko sasabihin niya, yung mga Rappler kasi, model ng ataol yan eh. Grabe kayo. Bagay na bagay sila na ano, mag-model sa Funeraria Pass. Yung mga kain ng Rappler. Pwede silang mag-model ng hardware. Pwede. Apo, alam si Reza. Mukhang di 14. Grabe. Oy, alam ko niya na. Di 14. Walang personalan. Walang personalan, pero payag ako. Oy, pero ako, hindi ka naglalay. Oy, aminado ako, sir. Kagandahan ako, pero hindi ako kagandahan masyado. Ayan. Aminado naman ako doon. Hindi naman ako pang musik. Ano lang. Kaya lang kasi, ako, pag nambabato ko na ibang tao, hindi ko pinabarata yung mukha nila. Uh-huh. Kaya lang, pag nagma-assume ka na ikaw ang sexiest woman alive, ibang usapan niya. I have the right of reply. Sir, hindi, 5 taon pa bago ako mag-thinking Pinoy, pinangalanda ka niya na siya ang Philippine sexiest woman alive. Oo nga. Ito pa lang yung chance ko na mag-reply sa'yo. Pagbigyan mo ako. Sinabi ba niya? Esquire! Hindi naman yan, hindi naman sinoli yung award. Ay, ano yun? Ganda. Sabi ko, Jobe, may pag-asa ka, girl. Ay, nako. Meron pa, so may statement din naman ng NUJP. So isa pa yan. Ano na naman yun? It is bad enough when flaws are let loose upon media reporting on the disastrous preparations of the Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee for the 30th SEA Games. Ibig sabihin lahat ng nag-ano sa kanila, call out sa kanila. Eh dahil mali sila. Yes. So nag-call out sila. So binayaran sila para i-call out yung mali nila. Yes. Wow. False. That means even us. Wow. Kasi kino-call out natin sila eh. So, troll tayo. Bayad tayo. Gusto nyo? Gusto nyong ganyanan? Fine. Kasi, banatan na rin ninyo yung Singapore, ano? Head of Vision. Kasi kino-call out kayo. Ikaw lang, kayo. Hindi pa kayo nananalo sa games. Nagko-call out kayo. Maling-mali yan. Maling-mali. And this is the Philippines. And how dare you? How dare you? Na itatama nyo? Itatama. How dare you? How dare you sasabihin nyo mali ang journalist? Ay, my God. Eh, journalist yan. Hindi naman yan na blogger. Kasi we can trust them. We can trust them? How dare you? Itong Singapore na to. Pauwi na yan. Pauwi na yan mga yan. Hindi, walang silbi yan. Not once but twice, ha? Dalawang statement ng Singapore team, eh. Dalawang. Nagalit sila kasi sila yung sinangkalan, eh. Ginamit pa sila. Gamit na gamit sila, eh. At saka yung sinabi ng Singapore, ano, I never talk to anybody. Ano sabi nila? Yes, you shot them. Kinu-quote kasi siya. Never talk to any media. Ah, yeah. So, hindi lang, kasi kinu-quote siya.
At ang Rappler, siya yung hindi lang fake news yun. Talagang fabricated. Hindi lang fake news, fabricated. Oh, talaga naman napakawalang ya talaga nito mga to. Masyado kayo mapagsuspecha. Yung mga news outfits na yan, sir, hindi, they just make mistakes. Yan. Journalist kasi sila. Outfit. Journalist sila. And you can trust them. Nangunan mo. Sobra ka na eh. Hindi, naalala ko tuloy ito. Yung mga commentator din na gusto mong i-analyze, huwag na, panginan mo na. Pipi, dati naalala ko. Kasi dati tinutulig sa akin nila kasi vlogger ka lang daw. Eh ngayon, Manila Bulletin ka. Ano masasabi nila? Pwede na ako magsano ng dependent. Not just, mainstream, but Manila Bulletin. Hindi, ang pinaka na... Kaya kung akin agad yun, ano ka ba? Ang pinaka standout na statement dito sa NUJP. Kasi ang kinagagalit nila is nung yung FISGOC COO called them out at sinabi, bakit puro negative reporting kayo? Hindi ba pwedeng mag-report din naman kayo dun sa tema? Sabi nila, attempting to dictate how media should report the news has no place in democracy. Ito yung best part. The truth is, even if media chose to distort the image, this would do nothing to hide the gargantuan mess the whole world already knows about. NUJP statement ito. Oh my God, gargantuan. Yung distort. Even if media chose to distort the image. Aminado sila na may mga colleagues sila who distort the image. Bakit? Pag namimili ka, what stories you're going to post? Pag namimili ka, what questions? Doon ako sa what questions eh. Kasi first day pa lang, yung Myanmar coach, umaayaw na siya dun sa mga tanong about the facilities, about the sundos. Want to talk. We are here to play. Yes, you look at the coach. Sinabi niya, we want to focus on that. Naggalit siya sa kakulitan ng tanong. Oh, second round. Yung Philippine coach dun sa ng mga Malditas, yun yung kinulit nila ng kinulit si tungkol sa ano sa pagkain. Mm. Si Kikiam. Finally, nag-statement siya na bakit naman ganun, pinakain sila ng Kikiam. Kiam, hindi naman nutritious. Later on, she realized nagkamali siya. She never saw the food. She wasn't there nung kainan. Sinabihan lang siya. Hindi niya nakita yung inahin. Parang inano siya. Sinabihan lang daw siya na Kikiam yung pinakain. As it turns out, somebody, she didn't say who. Somebody. So here's May isang hindi nakakaintindi. Nagmagaling, sinabi Kikiam yung kinain. Oo, yun. Hindi naman pala siya yung kumain. Hindi nga. At hindi niya nakita. Hindi niya nakita. Baka akala niya yung Kikiam galing, yung kumbaga, squid ball galing sa squid. Yung fish ball galing sa fish. Akala niya yung Kikiam galing sa baboy. Galing sa baboy. Hindi totoo yun. Hindi mo totoo yun. Mali. Hindi niya alam. Nga sinabi sa atin, tigil na yung negativity. Sabi ko, ganito guys, mamayang gabi, alas 7 ng gabi sa Clark City Aquatics Center. Laro po ng Philippines versus somebody else. Water polo. We don't care. Nanonood po ako noon. Kasi guys, yun po talaga ang mga Kikiam, napapalakpakan natin talaga. Talaga. Magdala na kayo ng kape. Opo. Masarap dun eh. Sila bumenta na ng kape. Yung pang mga fans ko, sila bumenta na ng kape. Ikaw, mantikil. Kasi may pandisal na. Teka muna, bago tayo mag-break, may sasabihin lang ako. Etong kasi si Duterte, gusto niya nga, investigahan, yung mga report-report na yan na naririnig niya. Okay? Ang riso, inireport na inquiry dyan. Yung sinabi ni Duterte. Ito ho ang opening. Seeking to avoid losing face, Kita mo, Duterte wants to have reports. Tingnan mo yun. Paano hindi ka matatawag na face? Avoid losing face, ibig sabihin, sinasalba lang ni Duterte yung sarili niya. Ano ba yan? News or opinion? Yun ang inyong first sentence in a news item. Kaya ako gusto ko sunugin yung opisina ng inquiry. Wag naman. Sunog na nga sila online. Literally, gusto ko sunugin talaga ng apoy. Wag. Masama yun. Pero ito yung point.
Di ko mangyari, baka mawala tayo ng show. Nagulat ako si Titi na yung nagsusuway. Alternate universe. How dare you? How dare you? 3 years later, ako na nagsasabi. Ikaw na nagsasabi. Saan nagmamature na? You're the champion. Mature ka na. You're the champion of sobriety. Ano ba? Di ba? Fair commentary. May ako, wala pakialam sa mga yan. Yes, TV. Rer, kaya naminipis yung anong dyaryo ninyo eh. No? Sige. 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 Pero ito, tingnan mo yung ano, tingnan mo yung first sentence. Seeking to avoid losing face, Duterte wants to have reports of problems in the SEA Games preparation investigated. Teka muna. News ba ito? O, hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam. News. Seeking to avoid... Naging vlog na ang inquiry. Seeking to avoid losing face. Wawalan sila na. Paano mo nalaman ano ang purpose ng presidente nung gusto niya mag-probe? Hindi lang sila media, mind reader pa. Seeking to avoid losing face. Oo. Grabe. Paano mo nalaman na yun ang purpose ni presidente? Grabe. Mag-angulo, no? Para lang mapahing... Pag-iisipan namin yung misteryo na ito habang nag-break oras natin. Eh, huwag daw kayo bumili na Inquirer. Nang umaga. Karambola sa TWIZ. TWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa TWIZ. Karambola, uy umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Sa TWIC 882. Balik ang karambola, kasama pa rin si Impilan Conrad Bana, Johnson de la Cruz, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy, Attorney Larry Gadon. Ako po si Twixie Cruz Angeles. Don't forget, TWIZ. Dahil mamaya po kayo. Ano, ganito, yung pong mga gusto manood ng mga SEA Games matches, pumunta lang po kayo sa smtickets.com, smtickets.com, kasi po doon po binibenta yung mga tickets. Pwede rin po kayo pumunta sa mismong venue para bumili. Just to give you an idea, karamihan po ng mga tickets, kasi ibang mga venue, malilit lang naman eh, so general admission lahat. 50 pesos lang, 50 pesos lang po. Akala ko naman, entrance. Kasi may eksena yung may isang tibak na grupo, sabi, gawin na lang daw libre yung ticket. Di akala ko naman kayo mahal-mahal. Diyos ko, 50 lang naman pala. Kaya na natin na yan. At saka, bawi-bawi man lang yung so, aside from coming out with the schedule of games, etc., venues and everything else, call out natin dapat yung mga National Sports Association. Kasi, kaya nga kayo National Sports Association, you are being supported alagaan by government. Alagaan ninyo yung mga atleta natin. At saka number two, magtawag kayo na manunood. Meron. Kailangan po ng moral support. Hindi ho dentista, hindi molar. Moral. Moral support. Hindi molar. Sir, may page ako na 1.5 million, 1.4 million ng followers. Eh, takot yung mga followers ko palang ang kulitin ko na manood. Manunood, ang dami nang pwedeng manood. Manood kayo! Hindi isang National Sports Association, walang kumontak sa akin para makiusap lang na, uy. O, ilagay mo naman. Wala naman ako sinacharge na bayad. Detext lang naman ako na TP. Diba? Sayang din yung... Sayang hindi. Ano? More than that, TP, wala silang press releases. Yes. Wala. Bakit wala. Tayo walang natatanggap? Wala. Ano ba naman yung mag-bilang sa mga to? So, mas masipag pa ako congratulate ko yung sa ano sa AFP. Maraming salamat. Pinapadala niyo ako ng mga press releases. Kaya tayo nabubuhusan ng mga fake news kasi kayo, wala kayong... Wala kayong news. Wala ang... Walang press release. Wala ibang magamit. Kailangan kasi sir, tama ba lang expectation? Yung kanilang press release writer, busy pa po. Busy. Nasaan ngayon ba? Saan ba ngayon? Nasaan ba ngayon? Thursday. Wala nga man lang akong mabasa. Galing order at events. Wala. At saka kung saan yung talagang calendar of events. Bigay mo na kay TV yan. Siya na gagawa nun.
Kasi nung araw po kasi nung swine fever nasa DA. Tapos yun, ano ba yung sumunod? Energy. Energy. Tapos yun nag... nagpunta ng... Department of Defense. Tapos foreign affairs. So wala, ngayon pala pupunta ng sports. Pa-uwi pa lang. Napasarap eh, saglit lang. Kasi before dumating na... Hindi naman daw nila trabaho yan. Sabi nung isang magaling na PCOO official. Hindi naman nila trabaho yan na naggagaling-galingan na opisyal. Ang trabaho daw nila, tumanga sa opisina. Grabe kayo! Paano naman paggagawa nyo sa amin yan? Yan ba pag ginawa namin yan? Para ba kaming tumatanga? Hindi eh. Diba? Kailangan namin magsulat, kailangan namin mag-research ng schedule, ng venues and everything. Kailangan kausapin ng mga athletes. Sobra na yan. Anong mga pag-asa natin? Ang daming gagawin. Naisa ako, sir. Napakahirap naman noon. ni wala ka man lang mabasa na profile ng ating mga Philippine team kung yes. Wala. Diba? Walang encouragement. Ano? Sabi nila magagaling daw ang gymnast ngayon. Sino ba sila? Asan yung mga gymnast na magagaling? Walang kahit na anong magagaling daw ang skateboardist natin. Sino-sino yung mga yan? Ano nga lang, wait. Yes, tips, wala kang mabasa man lang na about the athletes. Ano nga, kagabi nang may problema ako. Ano? Gagawa ako na, mahal na mahal ko bayan natin. Ito siyempre, gagawa ako ng bagong mga poster para sa water polo team. Di ba? Kinakalkal ka na. Wala akong makita. Wala akong makita. Na write up? Ni isang pictorial man lang. Makakasama sila. Who? Kasi standard yun, sir. Kahit anong organization, may basic ka na media kit. Yung parang basic na description, stock photos. Background ng mga player. Pag-over ka ng media, hindi ka nakausapin. Kuha lang sila na kuha ng media. National sports. Ang tawag niya press kit, no? Okay, nabuisit ako. Wala. Naghanap ako ng iba. Pumunta naman ako sa ano. Philippine Volcanoes. Yung ating rugby team. Wala rin picture. Wala rin. May mga magagandang picture kasi may isa silang practice ng isang araw. Diprensa, yung mga picture naman, may pangalan ng mga atleta, wala. Wala po, no. Paano ko malalaman kung sino yung aking Mr. Right? Ayan. Yung mga problema, lehiti mong problema. Malaking problema yan. Malaking problema. Kaya nga, ang call out natin dito. Ang cute din ng wrestling team. Call out natin dito yung mga National Sports Association. Yon. Kayo binibigyan kayo ng assistance ng government sa private sector. Abay, trumabaho naman. Ayan tuloy kung ano-ano lumalabas sa South China Morning Post. Ayan, halal, mga baboy. In fairness, yung Football Association. Nagtatrabaho. So, gusto ko i-call out yung nagsasabi na magkamag-anak si... Sino ba yung head ng National Football Association? Si Nonong Araneta. Hindi po niya kamag-anak si Mar Rojas. Marami hong Araneta. Marami hong Araneta. Yung mga national sports... Si Nonong ang nakakuha ng Ceres Bases. At pinovide hindi lang sa Philippine team but to all the teams. Kasi nagreklamo. Ang sinasabi ko lang ko sa inyo Cambodia. Ganito, huwag kayong sumali sa Patangahan Award. Huwag kayong sumali sa... Baka manalo kayo eh. Wala nang contest pag sumali sila. Boss Jonat. Runaway winner eh. Runaway winner. Boss Jonat. Meron akong dalawang sila actually. Meron akong dalawang source. May nagkwento sa akin. Kasi daw maraming bumabana sa PCOO eh. Ba't daw hindi kinocover? Sabi po ng dalawang source ko, ganito. Meron daw isang PCOO official na itago na lang natin sa pangalang Lorraine Badol. Oh my God! Itago natin sa pangalang... Hindi pa totoong tao yung Lorraine Badol. Hindi si Lorraine, pero itago natin sa pangalang Lorraine Badol. Kunwari lang. Coincidence lang yan, ha? Ngayon, na hindi raw nila trabaho yon. Hindi daw nila trabaho yon kasi ayaw daw sila ipag-cover. Sabi ko, ayaw Nino. Ha? Nino. Nung isang major organizer daw, na itago na natin sa pangalang... Air Jordan. Ha?
Maganda, maganda po. parang advertisement ng Nike. Oh, yeah. Nike. Sir, parang dita, sir. Kaya nung mag-dunk na naka-belt bag. Tumadang? Oh, my God. Akala ko ba? Naka-sunglasses. Oh, akala ko naka-peeling pa. Okay. Pero Air Jordan na dumadang. Oh. Pero ganito lang yung talon. Ha? Ganito lang. Oh. One inch lang yung talon. Hindi, sir. Ano eh. Alam mo yung tatak nung ring? Mm. Little Tigers. Ha? Okay. Sige, kita connection. Okay. Ay, hindi pa tapos yung scope ko. Tapusin ko muna. Yeah, sige, go. So, hindi daw nila trabaho. Ayaw daw silang pag-alawin ni Air Jordan. Ito sabi ko, gaga ka. Trabaho niyo yun eh. Oo, trabaho eh. Bakit kailangan magpaalam? Bakit kailangan? Yung nagbawal sa'yo, hindi mo rin naman amo. Ano ba problema mo? Ba't kailangan kayong utusan? Ba't kailangan kayong utusan? Hindi mo naman kayo. Ibig sabihin ang reporter niya kailangan magpaalam muna sa tao bawa. Pwede ba kita i-report? Kung ako yung katwira nila, ang kanilang inaalagaan lang ay imahe ng presidente. Eto! Eto na! Sinabi na ang reflection dito. Correct. To seeking to avoid losing face. Diba? Si Duterte na ngayon. Teka, correction lang. Si Nonong Araneta, hindi daw siya yung nag-provide ng Ceres buses. Pero si Yanson, may elections kasi. May banata. May bakma. Merong interminals kaya, dyan. Gusto ko rin manawagan na mag-ingat rin tayo dun sa news na lumalabas about both parties kasi nga may ongoing elections. Oh, yes. So parang hindi totoo na si Nonong Araneta ay kamag-anak daw ni Mar. Hindi totoo. Daw. No. Hindi totoo. According to at hindi rin siya nag-provide ng bases. Hindi siya yung nag-provide ng bases. Si Yanson yung kalaban. Si Yanson. Yan. Pero banatan yan. Corrected na. Yan ang problema natin eh. Pero yun nga, mag-ingat rin tayo sa news kasi nga may election sila eh. Mm. So makakargado yung mga balita guys, nun. Guys, ito, yung mga followers ko po guys, punta tayo sa ano, water polo, tsaka doon sa rugby. Mm. Kahit sa Askals. May alam yung mga Askals kasi under 22 eh. Kasi baka ma-skaldo na tayo doon. Doon na tayo sa Volcanoes. Tapos, pag marami akong fans, nagtuturo-tuturoan ko kayo ng cheer. May balak akong cheer, sir. Tuwing halika, nakakasut sila. Kakanta kami ng, ikaw na ba si Mr. Right? Ilagay mo yung schedule. Ilagay mo yung schedule. Paano naman yung aking mga idol? Ikaw, sa polo lang. Gusto ko yung women's volleyball. Ang problema nila yun. Sige, di, malapit lang yan. Alam mo ba yung... Hindi lang yun. Alam mo ba ang women's volleyball team natin? Pwedeng mga pang beauty contest. Yes. Yes. Grabe. Hindi namin napapansin ni Tipi yung mga ganyang detalye. Hindi nyo napapansin yun? May ano po ako doon. Pero napansin ko. Yung mga pamangking ko, they're rooting mga lalaki, no? Okay. For the women's volleyball. Kasi yung mga ibang team, magaganda rin. Hindi, may mga ibang team din. Huwag yung magkakala sa'yo. Nakakita ko ng, in every crisis, there is an opportunity. Right. Wala naman ako masyadong interest doon sa ganun. Ay, di ba? Pero yung mga pamangkin mo, di ba? I-cheer ko na rin pamangkin mo. Habang nag-cheer sila ng balibal. Supportado mo yung mga sumusuporta sa volleyball team. Alam nga niyo, supporta ang susuportahan. Pipi, by the way, just to let you know, ang tandaan ninyo mga pumunta, mas pinakamaraming pupunta doon. Lahat ng mga kagaya ni Rivero, mga ganyan. Mga sinaparas, etc. Lahat yung pupunta. Malalang ng volleyball team. Gusto na tayo pumunta sa Clark doon. Lalo na pa. Gusto pwede makatabi pa yun. Ito pag ang naglaban, Philippines versus Vietnam. Pareho magaganda yan. Sa volleyball. Dito lang yan. Yan punong-puno yung ulo. Naalala nyo yung Leila Barros? Yung sumikat na Brazil. Kaya dinumog noon ang ultra sa ganda lang, invitational lang yan. Ganyan mag-humanga Pilipino. Ganyan kami humanga ni Parin Jonat sa mga nagba-volleyball. Magagaling. Malalana ko nga yung Boss Conrad. Meron pang ano nun eh. Meron pang may dala ng placard na ano yan. Marry me. Ang sinisikreto ko kay TP yung wrestling team natin. Wrestling team din? Huwag na kayong maingay. Baka wrestling mangahoy team din, si TP. Magaling. Huwag kayong maingay. Oo. Yung wrestling team. Maging tao. No, but actually, sa track and field, napakarami rin mahuhusay na atleta ngayon. Yes. Nakikita mo, ha?
maglalabasan ngayon. Naalala ko kasi nung sumikat si Lidia Devere. From out of nowhere. Ang daming nanood. Batang-bata siya. Dito yun ginawa. Yung sprint. Batang-bata siya nun. Biglang merong kumakawalang ganyan na bata. Iniiwan lahat. Sino yun? Sabi namin sa TV. Sino yun? Nung nalaman namin, Pilipina. At batang-bata, teenager. Wow! May lumabas na super athlete. Yan. Doon mabubuhayan ang crowd. Nakakalungkot lang po. Eh yung ano pa, yung kanilang chief ay Robert De Niro. Michael Keon. Yun yung unang-unang SEA Games na sumikat dito. Isipin mo, napag-usapan natin ng Tuesday yung si Wesley So, no? Ito naman si Lidia De Vega. Akalain mo ba namang magpunta pa siya ng Singapore para maging coach doon? Hindi natin dito pakinabangan yung mga ganyang talent. Wala importansyang nararamdaman sa kanila. Larry, kasi ang problema dyan, mayroon nang umuokupan ng spot ni Lidia De Vega dito. Di ba ang ano tutulong niya, running? Ang coach kasi ng national team natin, si Cayetano. Tumatakbo. Wala nang gusto tumakbo siya, tumatakbo pa rin. Yun ang gano'n ang spirit. Puro pa rin yung takbo. Takbo ng takbo. Wala nang gusto, pero takbo pa rin. Pero ibang klase takbo yun eh. Ibang klase takbo yun. Ibang klase takbo yun. Pero kahit paano, the mere fact na lumipat siya doon sa nang pagko-coach niya sa Singapore, kahiya-hiya na yun sa atin eh. Ibig sabihin, wala man lang kayong may offer na position dyan sa kay Lidia Devere. Napakagaling. Wala man lang ano. Ito, sana naman, 2 days to go, ano ba naman yung banggitin ng mga sports writers or whatever, mga lahat ng news. Tungkol dito sa mga Filipino greats, Lidia De Vega, Isidro Delgado. Para ma-motivate, maging inspirasyon. At saka yung mga medalist natin sa Asian Games. Para magkaroon ng inspirasyon. Anthony Villanueva, silver medalist. Para ma-point out na magagaling ang mga Pilipinas. Mahirap yan. Ang sinulat nila yung mga legends ng SEA Games. Ganyan pag nag-video-video pa. Divisive yan. Divisive. Kailangan na ilalagay mo yung Kikiam, yung Pekina Stadium para unite the nation. Kailangan may fake. Eh lahat ngayon ng news, snafu. Puro snafu ang pinasinasabi. Snafu. Situation normal. All fucked up. Naisip ko kasi, ano may problema na may region? During the Second World War kasi, lahat magulo. So normal yung magulo. So situation normal. All fucked up. So snafu is ano lang, yung nagkamali, lapses, kumbaga, kinks. Kagaya niyan, I'm sure, ang gold medals natin sa bilyar at saka sa bowling, marami. Magagaling tayo dyan sa kanyan eh. Yan sila pa eh. Magaling din daw sila Bongku. Fencing. Magagandang lalaki rin yung mga nasa fencing. Yung basketball, sigurado na tayo dun eh. Kasi sa SEA Games, sigurado na yan. Tayo pa din ang pinakamagagaling sa SEA Games. sa Southeast Asia, sa basketball. Kaya ho, masyado pa rin tayong doon sa basketball, ang pansin ng media, sa lahat ng sports, laging basketball pa rin. Ba't hindi i-build up naman yung iba? Yun ang sinasabi natin. Ang dami natin magiging, lalo na sa billiards. Tama na ho yung pagbi-build up kaya tama na ho yung pagbi-build up po ninyo ng mga fake news kasi minanalo na. So tama na yung fake news. Laki ng buhaya.
26 na buhaya yan. Pinapoint out kasi ni Attorney Larry yung shirt niya na ano, na lakos. Naghahangad sa mag-congress. Medyo sa ispo na buhaya 26 little crocodiles. Nakita ni... Tuloy-tuloy pa yung report ha. Philippine preparations have been marred by controversy. Wow. At nire-repost nila. Tuloy-tuloy yung reposting na yan. Members of foreign delegation, hindi sinabi ko ilan, who came to the country had complained about being picked up late from the airport. Oh, hindi nila ina-explain na reasonable yung late pick. At ilan lang yun? Tatlo lang ata. Tatlo lang kayo. Sino ba nag-taxi kayo pumunta airport? That affected their training schedules. Wow. Grabe ha, training. Tatlong oras ka naghintay. Apektado yung training schedules mo nang nung tatlong oras na yun. Unol, sa traffic lang dito, ubos na yung tatlong oras mo. Ilang yun? Yung Myanmar, na sinasabi nilang isa dun sa nagreklamo. Tinalo yung askals natin kahapon. Dapat yan. Naapektuhan ba sila? Wait lang. Please. Wait lang. Time out. Two things. First, so may reklamo kayo sa hosting. Let's assume lang. Dapat di kayo yung nag-host. Di ba inako lang din naman namin to ng last name? Correct. Pero kayo dapat yung nag-host. Ganun pala kayo kainam eh. Pangalawa, yung pong mga news agency na nagpapalaki ng mga maliliit na issue, gusto po magpasalamat. Bakit? Dahil po sa inyo, sisikat po kami lalo. Kami, kasi po ang mangyayari dyan, mamumuryot sa inyo yung taong bayan, puro makatarantaduhan lang yung mga... Mabasa sa inyo. Yung average reasonable man on the street, pag pinakita yan parang, ganyan baka OA yan, di naman, kalokohan. OA na yan eh, OA. Baka maghanap nga ng ibang hahanapan ng ibang... Alternative readings. Pwede po kayo, just follow po Thinking Pinoy. Luminous by Trixie Consuelo. By the way, ang nagkaroon 2 days ago, nagkaroon ng press conference dun sa magandang ano dyan sa Clark, kasama yung mga ibang athletes, etc. Plus, yung chef. Yung si Chef Sao something apelido. O pinakita niya lahat Chef yung mga Sao. Ano. Kaya sabi Sao, ko nga sa kanila, ba't hindi kayo magpadala dito sa Karambola ng mga masasarap yung pagkain dyan? Ayaw nyo. Sabihin ko mamaya. Yung sarap na yan, hindi kinikwento yan. Kinapakita sa atin. Tinitikman yan. Pero ano ka maniniwala niyan? Ito pa pala, no? Pag kami dumadating naman ng mga delegation from foreign participants, dapat naman i-diaryo rin nila pati pangalan, 'di ba? Yung picture ng mga at least para maganda naman ang reception natin. Bago lang po wala. Puro bad news. Ganito po. Ganito na lang po. Sinasabi po kasi nila dehado yung ating water polo team. Kaya po para sa ating Philippine National Water Polo Team member Aljun Salonga. Masaang ka man, suportado ka namin. sabi nung isang kaibigan ko, tinext ako, alam mo, okay lang kung wala sila storya tungkol sa mga athletes at tungkol sa preparation and all of that, all the effort, okay lang. Huwag na lang sila mag-invento ng fake news. Okay na tayo. Tama, kumbaga, hindi ka na nga tutulong, huwag ka na huwag sa gabal. Nag-i-invento pa kayo ng kasiraan na hindi naman totoo. Napakatindi yung invento na yan because they never talk to any foreign. Yes, dininay nga ng Singapore. Pero ano, ang nakakatawa dyan. Kasi sir, huwag mo pigilan sila magsulat ng ganun. Bakit? Eh, sabi nga ni Kong John, natin may coldest. Hindi nanalo na eh. May award na eh. Hindi, may dalawang pwede ka pa nanalo. Ang nanalo dito, Sokmed eh. Yung pang ano, yung double standards award. Nabalik ang Karambola ang oras natin, 9:01 ng umaga. Karambola! EWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa EWIZ. Karambola, karambola, umaga. Babalik ang Karambola kasama pa rin si Pinan Conrad Donald Jonathan de la Cruz Arginia at also known as Thinking Pinoy Attorney Larry Gadon. Ako po si Pixie Tusangeles. Gusto na kaya ng mga yun. Ang haba
Papansin ninyo, medyo generally attack natin dito eh, medyo puri-puri sa mga athletes, ganyan-ganyan. Yun po yung tamang gawin bilang bansa. Dahil nakatingin sa atin ng Southeast Asia ngayon eh, at basically buong Asia nakatingin sa atin ngayon. Yeah. Pero hindi po ibig sabihin yan eh, wala naman kaming criticism dun sa Southeast Asian Games. Diferensya lang, we choose to hold it off until matapos yung SEA Games. Yung mga kalokohan dyan, babakbakan din ho namin yan. Huwag kayong mag-alala. At hawak mo namin ang facts and figures. Opo. Pero sa December 13 na po yun. Naghihintay lang kami. Hiya lang namin mayari. Huwag tayong makihihano gulo. Pero, may mga little birds ako sa Kongreso. Ay. Baka daw, sir. Ano? Hindi daw matuloy yung setup ng term sharing. Pero, baliktad yung mangyayari. Mapaaga-aga. Yan. Mapaaga. Hindi kasi, ano ko pa ipapaliwanag doon na hindi ako mamamatay? Ganaan mo. Parang nagalit yata si tatay. Lagyan mo ng sarot sa dulo. Isang araw kasi, may isang high-ranking legislator. Paano ko ito ipapaliwanag? Isang high-ranking legislator na nag-speech. Tapos akala nila, pinoprotektahan yung ano. Pero hindi eh. Actually daw, medyo nagpo-Poncho Pilato na yun. Naguhugas na. Laying the predicate na. Kasi nararamdaman niya, may gugulong. Ngayon, yung mga congressman, several eh. Ano eh, gusto nga nila parang, ay, nakakahiya ito. Paano pa to? Tapos ngayon, na-embolden sila. Kumbaga, hindi lang naman SEA Games yung issue, kundi parang ito yung naging catalyst para lumabas yung kanilang mga hinanaing. So, tingnan natin ang mangyayari sa December 3rd. So, kung tatanong po niyo, ano po ang pinaka-exciting po na mangyayari pagkatapos ng SEA Games? Yung alleged investigation sa Senado, Juan. Kasi humirit ha, by the way, si Congressman Joey Salceda, nakita niya? Sabi niya, walang investigation tungkol kay Speaker Cayetano and Fisgok na mangyayari sa House. Because they will protect their king. Hindi siya nadulas doon, ha? We will protect the king, we will circle the wagons. Siyempre, speaker namin yan. Paano naging king si speaker? Primus inter pares yan. Metaphor lang yan. Metaphor. Well, yun nga, we will protect their king, so wag na daw umasa. Protect the king, kumbaga. Pero medyo masyado ano eh. Girl, I mean. Pero hindi yung ginawa kasi sa SEA Games, hindi naman function ng Congress eh. Ano? Wala yun eh. Ang sistema kasi dyan, hindi naman kasi nila pwedeng questionin kung paanong ginastos ng fisco. Kasi foundation yun eh. Yun na nga. Hindi naman yung galing sa... Money. That was raised from the public sector. Yes, although, meron din silang budget allocation. Meron din. Okay. Yung sa budget allocation nila, doon nila pwedeng talungin. Sa venue. Kaso ang ingat nila doon eh. Yun pali, they saw to it na yung pinanggalingan ng pondo na yun, yung pondo na ginamit na yun yung galing sa budget eh malinis. Yung talagang malinis so. Ang talagang sikreto without yun audit sa, yun nasa foundation pwede mo pwedeng i-audit yun eh foundation yun pwede mong i-audit private USEC. May nagtama USEC. Tama. Dalawang congressman nagtama sa akin hindi daw 9 billion yung budget 12 daw po yes so Tsaka na yan. Doon muna tayo sa DAP, please. Pero matalino, ano? Sa development, ninyo, it is now accelerated 27 days before Christmas. Disbursement Acceleration tama ba yun? Program. DAP. Yung noon? Hindi, yung kay Butchakino. Sabi ng Court of Appeals. Butchabad. Sabi ng Court of Appeals, so, eto eh, bagong-bago lang. Hindi pwede yung good faith na depensa. Maliman yung ginawa ko, sabi niya, eh good faith naman. Dahil ang gusto ko, magamit yung pera para umandar ang economy. Unang-una. Sabi kayo ng Court of Appeals, hindi pwede yun, good faith. Unang-una, congressman siya, dati siyang congressman, alam niya kung paanong lumaro o kung ano ang sistema
ng General Appropriations Act at kung saan ang limitasyon yan. Okay. At kung saan ginagamit yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na laro-laruin mo lang yan. Yung dadagdagan mo yun, gagamitin mo ng sa iba, kodo. Ililipat mo. Kalukuhan yun. Good faith does not apply. Di ba kung Jonathan, no, ikaw, alam mo yun eh. Any activity, basta may wrong doing, you can just say, good faith. Oh, depende. Yeah. Diba, may wrong doing. May wrong doing. Depending good faith yun. Sa criminal case siguro, para matanggal yung malis. Halimbawa, binaboy mo yung, inu-usurp mo yung powers ng Congress sa pagbabudget. Diba, ganun ang ginagawa? Ah, ganun nga. Tapos, hindi mo naman alam na inu-usurp mo, pero good faith. Eh para sa pwede bang hindi, hindi nga hindi po hindi po pwedeng sabihin na hindi alam yung point ko attorney Larry to finish. Diba, yung ignorance of the law does not excuse anyone from compliance therewith. Sabi ko pag yung ano hindi mo alam pero maganda na may intention mo, katarantaduhan yun. Katarantaduhan. Paano mo hindi alam na hindi dapat gawin yun? In the first place, alam na alam niya yun. Oo. Di ba in the first place? Di ba nga sabi ni Janet Napoles, siya yung ano, tutor niya. Siya yung arkitekto ng mga ganyan. DAP and PDAF is ano, the product of the mind of a certain Butch Abad. So, nawala na ho yung fiction na yun. Mm. Ang sabi ng Court of Appeals, hindi pwede yung good faith. It's no such thing as good faith. Lalong-lalo na, after nagsabi na ang Korte Suprema, nabawal yan. Bawal. The Sereno-led Supreme Court. Sa PIDAF po, ganito yung sinasabi ni Trixie. Background lang para maintindihan. Nung PIDAF po, yung issue ng PIDAF, yan yung kay Napoles. Nakarating na Supreme Court, nag-desisyon na Supreme Court, sinabi nila, hindi pwede yan, nililipat-lipat yung pera. Okay? Ngayon, natapos na yung PIDAF, gumawa sila ng bago. DAP naman. Disbursement acceleration. Disbursement acceleration. Kasi nga ho, hindi magamit-gamit yung pera sa mga proyekto. Kung ano man, talaga mahina, incompetent, o tamad, whatever, basta hindi nagagamit yung pera. Para magamit yung pera, ginawa nila kung saan pinagtatapon. Kung ano-ano yung project software, whatever, ganon. So pareho din nung PIDAF yun. Ganon din yung nangyari. Rinay muna dun sa mga senador na i-convict si, ano, si Chief Justice Corona. Yun. Hindi, 10% lang naman yun napunta ron eh. During that time, 10% lang ang 200 billion. Actually, ang problema nun, ganito yan. As a matter of fact, ano yan eh, mayroon pang predicate yun eh. Kasi, from the very start, questionable na yung nilalagay nilang mga budget items. For example, sasabihin nila, mag-hire ngayon dito, ilalagay nila sa budget. During that time, we will get 20,000 teachers. Okay. Actually, ang talagang makukuha lang nila, alam nila yon, e 10,000 lang. But you are putting into the budget. Pinasosobrahan mo. Because... Purposely. Para mailipat mo. Savings. Savings. Within the department, pwede mo magamit. Political weapon ngayon. The budget became so politicized na muntik na magkabagbakan dyan na yung physical. Kasi, away. Suntukan. Suntukan. Kasi, halimbawa, yan si Nabuts. At that time, hinihingi sa kanya ano-ano yung mga items na paggagamitan nitong mga budget nito na hinihingi mo. Di ba? Hindi sinabi, hindi niya masabi. Hindi may labas. Kasi sa amin na, last year humingi ka rin ng ganito eh. Anong naging experience mo, natin? Humingi ka ng 20,000, ang nagawa lang natin 10,000. Ngayon humihingi ka na naman. Santo. Yan ang mga panatang ko. Saan pupunta yung mga ganyan, et cetera, et cetera. At saka, ipaliwanag mo kung ano nangyari dun sa una. Surplus mo nung una. Alam ba, hindi, may sagot. May sagot si Butch dyan. Sabi niya, in the middle of the year, pag nakikita namin na slow moving yung projects, or hindi mapupuno yung required, yung positions dun sa budget, itina-transfer na namin to the more urgent projects. Which are? Dingbaksa. Halimbawa, Iloilo Convention. Ah! Dingbaksa. Ano pala, no?
Doon nagkabalat. Ang matignang bugbugin niya eh. Physically, ah. Pati yung bata ni Benef, na tiga Mandalo. Ganun. Ayun si Jollibee. Jollibee. Si Jollibee. Kasi, yung nga sinasabi sa kanila, year in and year out. Kasi nung first year na nagkaroon ng take over sila, kinold nila yung budget eh. Boss, hindi nila ginamit yung budget eh. Kasi sinasabi nila, hindi, kailangan natin ito tingnan kung merong corruption. So, nahulog ba? Doon bumagsak ka economy, no? Nag-negative tayo. Yes, 20. Actually, hindi naman negative, pero I think it was 20... Hindi, yung naglabas tayo ng growth figures, I think 2011 or 2012, ang annual growth rate natin parang 2% lang. One point something. Kasi nga nag-hold nung second half ng 2010. Hinold yung ano? Kasi yung budget doon. Ganyan sa mga... Diyan magaling si Woods. Yun. Ito po kasi problema. Pag yung savings yan at face value, hindi naman malaking issue sa akin eh. Ang diferensya lang po kasi, sir, ang nangyari po nung kalalabas pa lang ng budget, i-declare mo agad na savings. Tapos basically, ba't ka pa nag-budget, limtik ka. Di bawal kasi yun. Di ba ganun ang nangyari? For the first time. Kasi hijacking at gamitin sa ibang ibulsa. From the very start, nung gumagawa ka ng budget, alam mo na talaga magkakaroon ng savings. Kasi talaga purposely. At may intention ka na. Ang hindi nakikita doon. So, paano naging good faith yun? Ayun, na sinasabi ni Jonathan. At the time, the only reason na gawa nila yan, you can't declare savings until the year ends. Sabi na Supreme Court yan. Rule yan. Batas yan. Nasa saligang batas, yung interpretation ng batas sa saligang batas, is savings can only be declared at the end of the year, pag lahat ng pagkakataon maggamit yung pondo na yon ay na-exhaust mo na. Okay. Pero si Butch, napapadeclare niya, any time of the year, pag kinarakterize niya yung project as slow moving or yung mga positions as incapable of being filled during the year. For the sake of the economy naman eh. Why was he able to get away with it? Sino bang in-appoint ni Noynoy sa COA? Si Kristan. Yun na. Yun yung mga... Naging sindikato yung mga yan eh. Yung mga sinasabi ng Dilaw na the fighting women of Noynoy kasama si Grace Kulitutan dyan. Kasama sila doon. Diba? Si... Naku, Grace, alam mo si CJ. Ombudsman, si Sereno. Si Delilah. Commissioner Grace, kaya naubos ang buhok mo eh. Kaya ano, karma niya. Puro kayo mga kaipokritohan, mga kaplastikan. Dinugas pa nila lalo ni Abadjan. Di ba naglabas ng ruling ng Supreme Court saying na dapat siya, illegal at constitutional. So ngayon, yun pong dengbak sa purchase, binili yan months after the DAP ruling. Ano ginawa nila? Di ba sabi mo, attorney, bawal i-declare in the middle of the year? December din-declare nila. Bago mag-medyo noche. Di ba? Biglang nagbukas ang mga bangko. Oo nga. For medyo noche. Hindi nila dineclare yung savings at the time. Dineclare nila early. Dineclare nila earlier. Which is na-free na yung pera na yun. Yung releases ang nangyari. Yun yung talagang ano. But even before that, the money was declared as free. Minadali yung pag-release. Sinabay sa mga paputok ng bagong taon. Isipin mo, nakat yung check eh. The day before New Year's Eve. Ganda! Diba? At itong mga taong ito, ha? Guys, let's pretend na hindi bank holiday. Ito, ang gagaling mambaliktad ng mga taong yan, ha? Sila, kung gumawa sila ng kanilang mga pagparatang na magnanakaw ang mga Marcoses, sila nga itong magnanakaw, eh. Number one. Itong mga liberal party na ito, sila mga magnanakaw. Yung mga... Larry naman. Yung mga dilawan na yan, no? And understand mo ito. Awards nga itong Double standard awards. Kaya mga kababayan, huwag na kayong bumoto uli ng mga liberal party, mga Aquino, huwag kayong bumoto dahil mga magnanakaw yung mga yan. Boss Jonathan, ang naisip ko dyan sa nakawan-nakawan issue na yan, no? O let's assume lang, no, for this, kasi yung nagnakaw, hindi, kailangan may makulong muna, wala pa nakukulong eh. Pero let's assume for the sake of argument na nagnakaw ng bonggang-bongga yung mga Marcos. Sabihin natin nagnakaw. Pagka pipiliin ako, limbawa, Marcos Cayetano, kung yung dalawa lang yung naglalaban, Marcos ako eh, alam mo kung bakit?
Yung isa tapos na magnakaw eh. Di ba? Kung nag- ikaramihan ng mga ambisyosong politiko ngayon. Now showing. Nagnanakaw pa lang yan. Hindi pa yan tapos. Now showing pala. Na. Di ba? Mas matakot ka sa nanakawang ka pa. So, teka, yung Court of Appeals decision, ano yan? Is that a civil case or a criminal case? Teka, hanapin ko. Na ano ko lang kanina to, nasa gasaan ko lang eh. I'm not sure. Yesterday, sanction. Administrative sanction. Lang. Administrative. So yung sanction, ang defense niya doon sa administrative sanctions, good faith. Sabi ng Court of Appeals, hindi pwedeng good faith. Pero yung sinabi ng Court of Appeals administrative ngayon, nga, kasi hindi sandigan eh. Kung maipapile yung criminal, na-file na ba o penile na? Penile na ba? Penile na, kaya lang hanggang ngayon hindi pa rin na... Nasa OMB. Pero ewan kung meron na silang resolution dyan. Wala pa. Isa pa nga ito sa pinagtataka ko eh. Okay. Bakit na mabagal yata ang pag-usad ng mga kaso against the Aquinos and the Yellows? Well, let's see. Pero ang significant dito sa kaso na to, since it is administrative, pag na-uphold ito, maaaring perpetual disqualification. Si ito, yes. Ito yung sabi. Itong ruling na CA na to, may open up the review of cases to include criminal. Yes. It may open up because of this ruling. Yeah. Parang it will pave the way. So wala pa? Administrative nga. Administrative. Corny pa pala yung kaso. Yeah, pero okay na rin. Meron nang mga sinail. At saka ma-perpetual disqualification siya, which means di na siya ma-appoint. Sino? Butch. Kung mga pull din admin. Attorney Trixie, ang alam ko, ang nag-file pa nga ng cases na yan, si Attorney Ferdy Topacio. Ang nag-file ng cases, criminal. Sa ombudsman. At saka ano? At saka sina Dante. Sila Dante. Dante Jimenez. Yan. VACC. Yung sinasabi mo kanina nang napunta kay sa mga senador, hindi naman lahat. Kasi 130 billion yun eh. Oo. 11% lang daw noon na napunta sa mga senador. Hindi naman lahat yun. Doon sa mga senador bumoto diba? Against corona. Sir, so out of 130 billion. Yun na sabi ni BS mismo, ha? Hindi ko iniimbento yun. Makakala nyo, nag-iimbento ako. Sa katangahan niya. 11% lang daw yun. Sa katangahan niya, nagkaroon siya ng admission. Bakit wala pang criminal case? Kino-correct lang kita, Larry. Hindi lahat ng 130 billion napunta sa Senado. Yes, TP. 11% lang. mga diehard nung ilang mga nung senador nung panahon na yun. Okay. Ang dami-dami sa kanya tumanggap ng 50 million for, in exchange additional for... additional projects. Conviction ni Corona. Tapos yun, sasabi nila na mga tapat na public official. Samantala yung mga hindi tumanggap, yun pa yung automatic na magnanakaw. Gets mo? Nung panahon na yun, nandito manggap si Joker Arroyo, di ba? Bongbong. Si BBM. Si Bongbong. At saka si Miriam. Lahat ng ibang nakaupo nang tumanggap. Tumanggap. Tapos na magnanakaw yung hindi tumanggap. Sa akin ganito, wala akong side kay Bongbong. Pero let's stick to facts. Itong mga tumanggap na to nung panahon ni Corona, nagnakaw to ng pera ng bayan. Ikaw naman, 11% lang. 11% lang. 11% lang. Nagnakaw ng 11%. Nandap. Ang mananakaw ng taon na yon na pera ng bayan. Pwede na pera. Ikaw naman. Pero para maliwanagan ng mga tao, no? Itong tatlo na ito, Joker, Miriam at saka Bongbong. Bakit nila dinipend si Corona na hindi daw impeachable? And bakit? 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 Bakit sila ng tatlo? Hindi kasi sila tinablan ng 50 million! Yung iba tinablan! Para huwag nating kalimutan, ang nagsiwalat ng information na ito, dating Senador Jinggoy Estrada. Jinggoy Estrada. Pero do you know the story behind that? Hindi. Jerry Barican. Ano ginawa niya? Ang mastermind niyan. Paano? Kinausap niya si Jinggoy. Kasi at the time, ginagamit na rin, marami ng oppressed eh. Diba natanggal si CJ Corona? Pero the Aquino administration was coming to a close. Ang sasabihin ko lang ho, ang naka-scoop niyan, na pinagbibigyan yung mga senador para matanggal si Corona, ay ang aming kasamang si Jojo Robles. In-scoop ko niya yan. He blew us out of the water. Tabi kayo lahat dyan. I-scoop niya yan. To the point, si Jinggoy, tinatawagan pa siya
to get information. And I know that for a fact dahil kaharap ako, nasa golf course kami nung kausap niya si Bingoy. Ako ang kausap ni ano. Ganong kanupit yun. Ganong kanupit yun, Jojo Robles noon. Grabe si Jojo. Pero 11% lang. 11% lang naman yun. Conspiracy yun, Boss Conrad. Jerry Barican, si Jojo, si Senator Jingoy, ako yung kausap ni Jerry. Ayan, ikaw pala. Sinabi ko na nga ba eh. Ay, mga conspirators kayo ha. Bakit ka sa tingin niyo magkaibigan kami ni Jojo? Kausap kayo. Paano. So yun, tumawag si Jojo. Tapos kaming dalawa naman, naka-wiretap kami. Wala pa ako na. Pero hindi lang stick to facts. Pag nakatingin sa iyo yung ebidensya, diba? Huwag mo ang i-deny. Ayan na. Ayan na. Paano mo nasabihin na tapat ito kagaguhan na yan? At the point, ito nalaman ko. I was in noon sa Malacanang. Meron ako mga sources. Kasi may mga kaklase ako sa Ateneo na nasa loob eh. Everyday pinag-uusapan si Jojo Robles. Ay, galing. Nung nilabas niya yan, kasi problema eh. Diba? Hindi ko alam yun. Problema talaga. Bakit nalaman yan? Na binigbibigyan niya ng... Diba? Oo, kasi ang pinakakinasasama, kaya isa mga dahilan kasi kung ba't nag-TP ako, yung sa corona issue. Kasi nung hindi pa ako nag-TP, yung kung ano rin ilabas sa balita, naniniwala ako. Galit na galit ako nun kay corona. Ay, talagang gusto ko talaga litsurin siya no 2012. Kaya lang nung nagpapasabasa na ako, parang may mali. Yung palang araw pa lang na nagsalita na si Conchita. Yung pinakita yung computation ng bank account. Sa kung ano-ano. Eh, BS math ako, ano? Hindi man ako nakagraduate. Deposit withdraw, pinag-total niya. May PhD ako sa arithmetic. Talaga nakatawa lang. And more. Kaya mamamatay yung Conchita na yan. Wait. Makabwalang dyan, hayop na yan eh. Parang mali yung... Kahit demanda mo pa ako, hayop ka, Conchita ka. Parang wait. Parang mali yung plus nito. Oo nga. Di ba yung pinakatingin ako? Tanga, no? Napakatanga. Tapos, sasabi ko, wag na natin. Sabi ko, hindi, galit pa rin ako ay corona. Medyo mali nga yun eh. And besides, paano nila nakuha yung figure sa AMLAC? Oo. Ibig sabihin, hindi ko pa alam yun. Nag-cooperate yung AMLAC sa kanila. Binigay sa kanila yung... So, naging weaponized din yung AMLAC. Sino ba ang executive director? Abad! Sino ba ang nag-appoint? Oo. Eh di siyempre yung bobo na si Noynoy Aquino pa rin. Hindi pa tapos si executive director, is a CESO position. Oh, yes. Pero so hindi ka pwedeng tanggalin. Si Julia. Yung previous director, somehow natanggal. Hindi naman nag-resign eh. Nag-resign. Eh, punersa eh. And by the way, even before nangyari yan, actually, there were already efforts na si... Kinausap actually si CJ Corona at that time. Eh. Oo. Mag-resign ka na lang, boss. Oo nga. Huwag ka nang... Do not go through this process. Save yourself. Hindi, pinatawag siya sa dinner. Pinatawag siya ni Noynoy sa isang dinner sa Forbes Park. At doon sinabihan, pwede ba ibalato mo na sa akin... yang Hacienda Luisita. He didn't say it that nicely. He didn't say it that nicely. Hindi ganyang kaganda yung pagkasabi sa kanya. Ang ano, nag-start yun dun sa alleged political advisor ni Noynoy. Pinuntahan muna sila sa Supreme Court. May dalang listahan, hinagis kay CJ Corona at sinabi, yan yung mga kaso namin ha, huwag nyo nang pakialam niya. Ay, parang Mexican telephone. Ganun? Yes. Tanong nyo, sino source ko? Sino? Parang gangster? Si Justice Corona. Ay! Sinabihan siya. He was supposed to be his lawyer. So, kung ano sabihin nun, naniniwala ako. Ganun ang nangyari sa karamihan ng Pinoy. Pero nung nag-umpisa na ako maakita nung binabasa ko yung mga dokumento, tapos yung, alam mo yung pag, yung in the heat of the moment, tapos a year later lumamig na lahat, tapos, you look back at what happened, mag-marinalize mo na, mali ako. Yung kanong feeling. Kaya sabi ko, sige na nga, erring ko na nga ito, yung paghanap ng mga mali sa media. Ayun, hello, 4 years later. Oy, salamat, may nag-donate ng $20. Hello, isang nag-donate, thank you Joy, dun sa nag-donate ng $20 sa YouTube namin, si Blended Coffee nag-donate ng $2. Huwag yung ganito donate. Tip. Tip. Nag-tip.
Parang waiter tayo. Hindi, pag dunay kasi ba, may nasa sila. Tipo kasi yan, makakain lang namin yun. So, di ba, maganda yung nagkakalinawan tayo. Oh, magbabalik ang karambola ang aras natin. 9:31 ang maga. Karambola sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Karambola, karambola. DWIZ, ito pa rin yung mga kaibigan, Johnson de la Cruz, siyempre kasama natin, parin Conrad Banal, si RJ Nieto po ay malis na at meron may po may asikasuhin. Siyempre nandito si Larry, Attorney Larry Kidlot, gadon at siyempre, kaibigan ng lahat, kaibigan ng lahat, at Attorney Trixie Cruz Angeles! Karambola, oh. Nagulat daw siya at saka napahiya siya dahil yung ABC World News kagabi sa Australia, ipinakita raw ho ang mga atleta dito sa Pilipinas na natutulog sa sahig. At ipinakita pa yung mga hindi tapos na toilet. Sana raw meron namang magsalita sa PCOO para ipaliwanag yung mga issues na yan. Yun, halimbawa, eto alam natin. Oh. Yung mga natulog kasi doon sa hotel, ang check-in nila, 2 o'clock. 2 o'clock. Oh. And nandun sila, and dumating sila ng maaga. Maaga. Eh natural. Oh. Kahit sa hotel naman. Pero sinabi, ako yung hotel naman. Oh, eh ako mag-date. Sinabihan sila ng hotel management. Ano, mamaya pa ho kayo alas 2. Kung pwede po, doon muna kayo sa ano, bibigyan namin lounge. Kayo ng lounge, etc. Ayaw nila, gusto nila dun sa ano? Lobby. Lobby, kasi gusto nilang humilata ron. Eh, anong gagawin natin? Choice nila yun, no? Choice nila yun. Tapos, eh, yun daw pinakita ng ABC. Eh, talaga ipapakita yun, kasi yun nga hinighlight nitong mga ito eh. Yun na nga ang award eh. Yun ang award eh. Yun ang award eh. Yun ho ang nangyari dun. Pagkatapos, yung tungkol sa sira-sirang ano, eh, siyempre, tinignan nila yung mga talaga sira-sirang. Hindi naman mga venue yung mga yun. Yan ang naging malaking maling problem. Maling venue, maling picture. Oo, sira-sira. Pero hinighlight talaga yan. Kaya nga nakakawalang gana itong mga nag-ano yan. Anyway, ito po galing sa Guam. 688-2439. Happy Thanksgiving Day to... Uy, Thanksgiving pala ngayon. Sa US. US. Advance tayo eh, no? Oo. Bukas pa sa kanila. Oo, kaya mamayang gabi. Happy Thanksgiving Day to all. Greetings from an avid Karambola YouTube watcher from Guam. Hoy, salamat po. Salamat. Guam. Oh, Coach Koy, ha? Yung inyong turkey dyan sa Arizona. Arizona, oh. Ito pa. Ito, nagluluto. Oh. Lutuin mo mabuti, ha? Baka kung ano mangyari dyan. Baka iba mangyari dyan. Saan po ba pwede mag-file ng complaint? Dito sa Maynilad. Dati, 2,550 ang average ng water bill namin a month. Ngayon, natigil ang service, may water interruption, 10 a.m. to 4:30 p.m. Araw-araw. Nako. Nung dumating ang water bill namin ng isang buwan, eh naging 3,630 pa. Ganun ba? Pag walang tubig, mas lumalaki ang bill? Bigay po nyo sa amin. Si Mrs. Santos ng Caloocan. Mrs. Santos, bigay nyo dito at kami magre-reklamo para sa inyo. Mali nga naman yun. Wala ng tubig. Tumaas pa na mahigit 1,000. Ang daming nagdagdag. 1,000. Ang daming nagdagdag ng donation. Dami talaga. Ito. Sunod-sunod sila. 5163818. TV, see you later. Watching water polo 2. Nasa section G kami.
Aba, may game na ba ngayon? Baka practice game. May games. Meron may na? Games na. May games. Diyan po yan sa Clark, ano? Clark, sa Clark. Yung swimming pool dyan sa Clark. Thank you, Dennis Ibay. Mm-hmm. Nag-donate siya ng $9. Ay, thank you, Dennis. Tess Kapili, $2. Thanks. Wow. Tess Talentino, $5. Wow. Thank you. Marami pa itong nagulat ako. Si Lockhart, $20. Oy! Give up the good work daw, Karambola. Give up the good work. Sabi ni si Chris Tolentino, $5. Thank you. Si Angry Ranger, $20. Chris Tolentino, another $5. And another $5 again kay Chris Tolentino. Si Blended Coffee, meron siyang additional na $2. Ay, thank you. Ay, maraming salamat. Ano yan? Christmas spirit o natatawa lang kayo sa amin? Thanksgiving Day. Thanksgiving. Maraming salamat sa inyo. 925-8998. Paki-unmute po naman ang karambulungan. Mukhang ang saya-saya nyo eh. Pag hindi pwede ho yun. Pagkarambulungan, tsaka nyo na malalaman yun. Bakit po ba sa dami-dami na naging vice president natin, si Lenny lang ang mahilig sumira ng administrasyon at lagi nagpapaawa sa sarili? Bakit nga ba hindi rin namin alam kung meron siyang purpose doon? Si Innocentio Lopez, $50. Thank you very much. Keep doing the right thing daw. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa namin dito. 7563. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagdo-donate. Of course. At sa kayo lahat ng nakikinig at nanonood. Of course. Record tayo ngayon. Sabi ni Blended Coffee, pangkikyam daw. Grabe kayo. Pangkikyam. Sarap kaya yun. Sarap yun. Ano mo sabi ni Sabi nga ng isang viewer is, sarap ata ng kikyam, sabi ng husband ko. Grabe kayo. Sabi niya, anong viewer yon? Hindi ako yon. Hindi ako yung Trixie. 7563921. Keep up the good work, Karambola. The Filipino people is behind you for being informative and exposing the evils of the Dilawans. Mabuhay. From Jojo Corrales of Sarangani province. Si Spox kasi, sabi niya, bakit naman kikiam? Eh, di ba yun yung kinakain ng mga wala nang makain? Hindi totoo yun. Masarap po ng kikiam. Masarap. Kung makalait kayo. Parang hindi ka nag-aral sa UP. Pagkain namin yung mga hampas lupang ginugutom. Oh my God, napakasarap po niyang kikiam na yan. Yan. Eto, sabi niya, ang definition po kasi ng kikiam sa SEA Games, yan po transgender na hotdog. Oy! Sabi ni John ng Sydney. Ito naman si Jay ng Frisco, Quezon City. 977-9095. DWI si Karambola. Mga karambolista. TP, ayaw ko manood ng water polo. Ang mga kikiam doon namumutla. Ang gusto ko, kakulay ni Jim Paredes. Ikaw talaga, Jay. Ito, sabi, ano kayang ginagawa ng PCOO sa mga nilalabas na fake news ngayon regarding SEA Games? Anong ginagawa? Wala. Kamukha ho nun dati. Di wala. Akala ko kung ano. Ito maganda rin, ano? Medyo timely din to dahil sa init ng issue rin about... Mrs. Reni Lobredo. Galing kay 69316, ano? Sabi ni Lobredo, lalabas din ang katotohanan. Sabi naman itong si 9316, talaga? Malalaman na kung sino ang tunay na VP? Malalaman na kung sino ang mastermind sa pagkamatay ng asawa mo? Malalaman na ng taong bayan ang buong katotohanan tungkol sa Dengvaxia at mamasapano at ang pagsuko sa ating Saba claim? Oo nga naman, ano? May dalawa pang nag-donate. Oy. Maganda yan. Sige lang. Si Ma'am donate Delia lang kayo ng donate. $10. Thank you. Si Jex Adrineda, $10 pang kape ko na palaragi na pa-smile. Ay, salamat. You're so kind. Hindi na tayo matutulog yan. Puro kape na lang tayo. Patay na wala ng tulugan. Maraming salamat din. Sabi ni 6962, Junior po from Kamsur. Kung may keyboard warrior sa Araneta,
meron ding Mac keyboard warrior sa estansya. Walang pagkakaiba, kahit pagbalibalik ta rin pa yung definition ng fake news, wrong news, responsible journalism, lazy journalism, naninira lang talaga kayo. Precisely, you hit it. Yeah, right. Tama. Salamat right po. On the nail. 944. You nailed it. Diba? Sabi nga talaga. 944-0932. Pwede bang malaman ang opinion ng dalawa nating abogado, Attorney Gadon at Trixie? Wala po bang sanction na dapat ipataw dito sa mga nagpapadala ng fake news? Article 154 ng Revised Penal Code pwede rin inciting to war. Diba kasi diplomatic event ito eh. So pagka yung hinihikayat nila yung ibang bansa, nagyarahan tayo. Merong ano yan, matastas yung penalty niya. Tapos merong Article 154 false publications. Pagka nagko-publish kayo, ginagamit niya yung publication na yun para manira sa bansa. Meron yan. Pero magdidemanda niyan yung gobyerno. Sabi ni Jay ng Taytay, hindi naman ho tama na noong panahon ni B.S. Aquino, walang sinusulat na mali. Meron din ho. Mali, puro mali ang sinusulat noon. Pinasabi nila, napakagaling ni Aquino ho noon. Yan ang puro mali noon. Puro mali din daw ang media noon. Oo nga. Nagkakamali din daw noon. Nagkakamali din sila. Hindi naman daw tama yung sinasabi natin. Bakit yun nung panahon ni Aquino, hindi kayo nagkakamali? Nagkakamali rin. Sa pagsabi at pagpuri kay Noynoy. Puro magaganda daw sinasabi. Akalain mo tuloy, pinakamagaling na tao si Noynoy. Loko to si Jay ng Taytay. Binibigay pa, Vietcong, $20. Maraming salamat po. Si NC, $10. More kikyam to come daw. Thank you. Grabe kayo. 896. Bakit naman nausi ang kikyam na yan? Kape at kikyam na tayo ngayon. 896-9316. Ang mga dalawa ay panayhanap ng problema to. Eh kung tuusin, nasa dry run o soft opening pa lang tayo. Hindi pa nag-uumpisa. Mag-official opening pa lang sa November 30. Ayan. Sabi ni 4073, dear Karambolista, si Lydia De Vega kumain ng kikyam kaya mabilis. Ilang po nila alam. Hoy, huwag kayong manlait dyan sa kikyam. Masarap yan. Namin mga hampas lupang ginugutom na estudyante. Masarap yan. Pakitalakay po. Nahatulan daw pala ng guilty si Abad regarding DAP. Sinabi lang na hindi niya pwedeng gawin defense yung good faith. Na malinis ang kanyang hangarin nung ginawa niya yung mali. Bababa natin na siya dyan kasi on the basis of... Sarap palusot dun, ano? Darling, nangaliwa nga ako. Pero malinis ang hangarin ko noon. Gusto ko lang tulungan yung isang batang babae na makatapos ng pag-aaral. Tuition pala. Ay, hindi ba? Grabe malinis kayo. Naman ang hangarin. May nagbigay pa. $20, Doc June Quito. Maraming salamat po. Grabe yung trending. Edsmar, €10. Greetings daw from Belgium. Greetings po. Grabe, ang ganda ng trending ninyo ah. Ako, baka magtayo na tayo ng ano niya. Coffee shop. Support sa kanang ano. Hindi, ako. Ng money exchange kasi may dollar, may euro. Ako, ang suggestion ko, gamitin natin to, supportahan natin yung mga gumagawa ng fake news. Para lagi tayo may pag-usapan dito sa fake news. Meron tayong tinitirang fake news. Meron din nag-offer. Prayers rin lang daw yun sa kanya. Thank you, James. Yes, Bob. Thank you very much. Tumatanggap din kami ng dasal. Most welcome po yan, dasal. Most welcome. Lalo na ngayon, papasok po ang official opening ng SEA Games. Sana manalo ng maayos at mabuti ang pagkakahanda at mag-aayos ng SEA Games. May balita ako dyan sa mga galing sa South. Ano? Kasi umaangal sila, no? Nagka-traffic-drapic. Dahil nga ginagawa yung sa Alabang. Ganito yung problema niyan dati. Yung entrance, yung ramp na papuntang Skyway, nandun pa sa malayo-layo sa Alabang.
So ngayon, ang S-Lex from 5 lanes, nagiging 3. At pagdating mo doon sa ramp ng S-Lex, ng ramp. Skyway, magiging 2, at yung isa papuntang Skyway. So bottleneck yan, 5 magiging 3, magiging 2. Okay? So ginawa nila ngayon yan. Dadagdagan nila ng ramp. So, dati 3. Okay? Ngayon, magiging 5 na sa December 1. Kasi mabubuksan na ho yung sa gitna na bakal na ramp. Papaakyat to ng Skyway. Okay. At saka yung sa gilid na isa na magiging 3 lanes uli. So, from 3 magiging 5. This is an improvement. At ito, temporary lang. Okay. Habang ginagawa yung permanent ramp, napapaakyat naman ng Skyway at pababa ng Skyway galing sa north. Ang dahilan ho dyan, pinaliwanag na yan ng marami, sa sobrang magiging efficient na ng Skyway dahil north to south na yan, tuloy-tuloy. Diretso na yan. Napakadami sasakyan na gagamit niyan. Nagagamit niyan. Kung ganun pa rin yung sistema mo doon sa pag-akyat mo sa may bandang Alabang, wala ka nang, lalong nagka-traffic. Okay? So, ginagawa nga yan nila ng design para dumami yung pag-akyat mo ng Skyway from the south. Ginagawa. Kasama po yan dun sa north-south interconnection. Ayan. So, yun lang yung balita ko sa inyo. December 1 daw yan. Hindi fake news. Hindi po, totoo yan. Totoo yan. Hindi siya mali. Hindi yan. Maraming salamat, Mark C. 500 pesos. Thank you, Mark. Dumadami yung kikiam natin. Dumadami. Ito daw ang kikiam episode. Sinasabotahe ang mga nangyayari ngayon para sisihin si Duterte. Talaga naman ganun. Hindi naman ho eh. Sabi niya nga to save face. Si Duterte raw gusto niya mag-save face. Seeking to save face. Seeking. Alam nila kung ano yung nasa isip, intention ng presidente. Ano sinabi? Mind reader yung mga yan. Hindi ba? Napakahusay. Hindi pala reporter yan. Psychologist. Manguhula ka. Mind reader. Thank you kay Charisma Atangan. 5 Singaporean dollars. Thank you. By the way, nagalit yung ano ha? Congressman John Sabinyan. At saka yung mayor kasi sinasabi na hindi pa maayos yung venue diyan sa Binyan. Ang ipinakita rin nila iba rin, ibang venue rin. Hindi nga daw, hindi nga. UP nga 'yun. UP yung galit pinakita. Na galit sila. Ano ba 'yan? Sabi, hindi naman 'yan ang Binyan. Thank you Joseph Paraiso, 500 Philippine pesos. Kikiam the good work. Thank you, Joseph. Grabe kayo. Paano, paganda ng paganda yung mga blurbs ninyo. Ha? Sabi ni 2869, totoo po yan, mga biased media po mismo, lalong nagpapalubog sa mga padrino nila kasi yung collateral damage ng demolition job nila sa SEA Games ay umangal. Yung mga hotel officials at employees na ibinalita nilang palpak, yung mga libo-libong nagtatrabaho sa mga venue, sabi ng media, hindi pa tapos at mga volunteers na nagpapakain ng walang kwentang pagkain. Ang buong Binyan na ibinalita ng Inquirer, alam nilang kasinungalingan. Ayun, booking na naman ng ABS at Inquirer. Siyempre, magagalit. Isang buong city, galit sa kanila. Ako, tiga-Binyan ako, sasabihin nyo, ganito kabulok yung aming... Talaga naman magagalit. Truly. Tsaka yung mga volunteers na sila. By the way, maraming volunteers, ha? Ang dami at saka yung iba are very happy to serve. To be part. Merong iba na nagre-reklamo na kulang sa pagkain. And yung mga ganon, sige, naintindihan namin, pero willing din yung private sector. Like kami ni na Mark Lopez, nag-volunteer kami na maghatid ng Thai food dun sa Thai football team kasi nagreklamo sila na walang variation yung pagkain. As it turns out, sinabi ng hotel, standard hotel fare lang naman yung pinapakain sa kanila. So, yung mga ganon, yung private sector is also ready and willing to help. Ang ano daw, coaches ng 6 other participating countries in the football tournament complained of the meals served to the athletes. Pero kung ayaw niyo pagkain, provide your athletes
Ay, yan ang matagal ko nang sinasabi. They never even mentioned sino yung coaches na yun. Mukhang inimbento din. Hindi, tsaka baka mag-call out na naman. Baka magsumbong na naman sa chef de mission nila. Na hindi kami nagsabi niyan. Eh sabi tuloy ni Soto, alam nyo, kasi ito naging athlete to eh. Bowling team yan. Philippine team. Si Philippine team. Senate President. Asian Games veteran ho itong si Tito Soto. Si Senate President. Eh, nun daw siya nagko-compete. Eh, talaga hindi sila pinakakain. At alam nila kung bakit. Eh, kailangan matalo kami doon sa host. Diba? So, ginagawa namin, bumibili kami ng sarili namin pagkain. Alam nyo kahit... Napaka-petty nung issue sa amin. Nagko-compete ako, pero hindi ako athlete. Debater ako. So, nag-compete kami sa Malaysia. Ganon din. They'll give you standard fare. They'll ask you your allergies. Pero kung ayaw mo yung pagkain, lalabas kami. McDonald's nga kami, maanghang. Of course. But that's what you do. If you can't stand the food, edi. Bumili kayo. Thank you, Miss Lucille T. $10. At saka... Yung mga sinasabi po ninyong yan, wag ninyong sasabihin na ganyan yan kasi magagalit talaga yung mga chef de mission, yung mga head of delegation. Kasi sisingilin sila sa bayan nila. Oy, ang laki ng budget mo. Ang laki ng budget. Ba't maangal yung mga yan? Yeah. Sisingilin sila dyan. Grabe. Imposible naman walang sariling budget. Hindi, meron yan. Meron sila. Sisingilin nga sila. And yung ibang teams, they bring their own chef or cook and then their nutritionist and all that. Tsaka meron silang advance party. Of course, meron. Nagsascout na ng lugar para dun sa mga pagkapagkain. Meron yan. So, ganun. That happens to me even pagka invited ako sa DIG. Yes. Sa archaeology. Mm. Pagka nagko-compete kami nun sa debates internationally. Yes, meron yan. Huwag kayong ganyan. Kaya palagay ko yung Singapore chef de mission. Nagsabi. Laki ng budget. Kasi siya sasabi, oy, saan mo ginamit yung budget? Asan yung pera mo? Saan yung pera mo? Tiga. Yung natutulog sa hotel. Mababa natin yun. May explanation. Hindi. Actually, may explanation na siya. Hindi, gusto lang ng mga athletes na nakahilata eh. Eh, pero kung ako na may hotel management, nakakahiya ho naman sa mga publiko. Diyan kayo nakahiga. Tsaka, did they express? Alam mo sa akin, nagkulang din naman yung hotel management doon. Oo. Hindi rin nila na-control ka. Ang late ng statements ng mga hotels. Ay, hindi rin na tama yun. Hindi ako sure yun. Kung late yung hotel mismo magbigay ng baka statement. Baka naman na LP yung may-ari ng hotel. Baka hindi lang nila nilalabas yung mga statements. Thank you, Bench McNabs. Another $10. Today will be known as the Kikiam Bola. Ito ang Kikiam Day ho natin. Kikiam. Lamlook, another $10. Grabe, pwede bang bukas din? Hindi, meron din ho kaming bukas. Meron din kami. We will have another exposition. On the fake news. Kung gusto nyo, maglalabas pa kayo. Squid ball naman. Sarap na squid ball. Ayun, hindi naman Kikiam. Alam mo kasi nung law school, squid balls ako eh. Hindi talaga Kikiam. Napakasarap ata na squid balls. At saka meron May sawsawang manghang, merong matamis, merong katamtaman lang. Yung mga dumaan sa hirap. Eh ako nga eh, hanggang ngayon, bumibili ako ng squid ball na sa supermarket. Nilutok sa bahay. At saka dyan sa UP, meron talagang specific na area si mga yung barbecue lahat. Street food. May street food. Alam mo, minsan pa may celebration sa UP ginawa. At ang mga hinandang pagkain lahat, may mga sarili-sariling booth. Yung mga street food na available sa loob ng UP. Doon ang May mga lumpia prito, ganyan lugaw, yan. Ganda. Oy, meron lang balita, sa Massachusetts. Massachusetts. Okay. Ang unang-unahong estado sa United States, banned ang vaping. Ay, grabe. Vaping products, banned. Pati menthol cigarettes, banned. Meron ho silang ipinesang batas. At ang batas na yan, because of the rush of illnesses and deaths linked to vaping. So yung mga tumitira ngayon dito sa Pilipinas, pakasabihin nyo, imbe-imbento lang ni Duterte yan. Ito ang katibayan. Sa Massachusetts, sa kanila, binan na.
Binan na yan. Pati menthol cigarettes pala. Bawal. Bakit? Mas masama ba ang menthol? Oh, may chemical eh. Yung no? Nagpapamentol nun, chemical yun eh. Yung nagpapalamig. Holy cow. It's the first daw state in the U.S. Nagban yan. Okay. Binabalita ko lang ho yun. Sa mga nagbe-vaping, na nagsasabing very healthy yan, eh, medyo mag-isip-isip tayo. Okay? Ngayon. Okay. Eh, dahil sa Massachusetts yan, hindi mo pagdududahan yan. Dahil magdududa ako kung galing sa Virginia yan. Dahil kasi kakompetensyon. Ang bagong country yan. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambola nitong araw nito at sa lahat ng nag-donate sa aming ever-growing Kikiam and Coffee Fund. Bukas ulit, magkita-kita tayo dito naman ang karambola on behalf of Jojo Robles, Conrad Banal, Johnson De La Cruz, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy Attorney Kidlat. Kaibigan ng lahat. Ako po si Trixie Cruz Angel ng Santo Bayanan. Susunod na programa. Yes, yes, yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio, Doc Chelejano, and Miss Tala Saldivar. See you guys tomorrow. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Kaya tumutok na at pagbibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalaga sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.